Hindi pa kami makaalis-alis kasi sira ang sasakyan ni Nico, so maglalakad kami. Bakit hindi kami bumili ng bagong car? Bakit hindi bumili si Nico ng bagong car? So ano nang gagawin namin ngayon? Are we able to leave today? I think magtakat sa tamit ang toy miyos. Hi guys! Good morning! It's another day and it's another remonte or painting day na naman doon sa bagong bahay. Pero hindi pa kami makalis-alis kasi sira ang sasakyan ni Nico. So maglalakad kami. Hindi pwede. Kasi sobrang layo nun guys. About 15 kilometers or 20 kilometers yata. Mga ganyan. So malayo siya. Hindi namin siya pwedeng lakarin kasi meron kaming mga bit-bit na mga gamit. Ito yung car ni Nico guys, sira na talaga siya, pero tinatry niya kasing ayusin ito. Ito yung filter oh. Merong something piece dyan na tinanggal si Nico na kailangan niyang ibalik para umandar ulit yung car. And tinanong niya yung kanyang kapitbahay kasi meron ding the same car, Fiat din na car. Kung meron ba siya nung piece na yun. Pero kung wala, pupunta na lang siguro kami doon sa... junk shop ba guys ba? Para mapalitan lang yung part na yun. Bakit hindi kami bumili ng bagong car? Bakit hindi bumili si Nico ng bagong car? Guys, ayaw niya ng utang. Kasi nga, malaki ang interest nun. And we are trying to live simpler. Na-try namin mabuhay na simple. Yung walang utang, yung walang mga iniintinding mga sobrang daming babayarin guys. Kasi hindi madali. Tsaka may interest kasi yon. Tsaka ngayon wala akong trabaho. Tapos yung trabaho din ni Nico is hindi naman every month yun siya sumasahod. Kasi yung kahoy, hindi naman every month yon. Kibali sa isang taon, 6 months lang yun siya parang may sahod. The rest of the months wala. Kasi yun nga diba, kinakat pa yung mga kahoy. Kailangan pa siyang i-process. Pero pag nabenta naman, bultuhan. Pero yun nga, pag bultuhan naman, yung pera na labas sa'yo, or yung natatanggap mo, yung tax naman, bultuhan din kung dumating, or bultuhan din silang kumuha pala talaga ng tax sa sahod mo. Kaya, konti na lang din ang natitira. Ganun dito guys, kapag nagtrabaho ka, may tax. Lahat dito guys, may tax. Hindi ka makakawala sa kanila hanggat pumapasok yun sa bank account mo. Meron at meron silang kukunin sa'yo. So, ano nang gagawin namin ngayon? Hindi ko pa alam. Hinihintay ko pa si Nico. Pero sabi niya, we can start to go. Pero ibablik niya lang siguro yung part na yun doon. Tapos, titingnan namin doon sa junk shop mamaya or doon sa friend niya kung meron yung piece na yun para mapalitan niya. Okay, are we able to leave today? I think magtakat sa tamit ang toy miyos. Onko? Mahdollista. Okay. Hakea se varaosa tällä sieltä. Is it come train station? Yeah, in the train station. Katsotaan nyt miten tää. Okay. Andito na kami sa bahay guys and i-unload na namin yung mga gamit na pinamili namin kahapon. Pati yung tawag nito yung Kallax. Basta yung Kallax na IKEA na furniture siya. So, ito na yung kahapon, guys, na binili. Tapos, yung curtain rod para sa room ni Annika. Tsaka itong lista para dun sa side ng wall. Yung aking box ng tatayuan. Guys, andito ako sa kwarto ni Annika. Pero empty pa siya. Pero yung floor kasi dito sa bahay, guys, is sobrang luma na. And wala kaming balak na buklatin to for now. Siguro kapag nakalipat na kami, saka namin siya mas aayusin. Pero we'll try to live with this floor. Ano yung floor dito sa bahay is ano siya yung parang floor mat na makapal. So we will try to clean this one. Pero sa sobrang luma niya na guys, alam mo yung dumiis na nikit na talaga. Pero nung ginamitan ko siya ng chlorine, pumuti siya guys. So nagamitan ko siya ng chlorine manually dito sa floor. Kukuskusin ko siya para matanggal talaga yung
mga dumi niya kasi natanggal siya. Kita niyo yan guys, dito na-applyan na yan siya ng chlorine dito na side wala pa. So kukuskusin ko na lang siya manually. I-repaint lang namin yung natanggal doon konti. I-manual ko lang siya na kukuskusin para maalis talaga yung ano, yung dumi dito sa floor. Tapos, itong floor naman ni Annika is lalagyan ko ng carpet para hindi malamig sa paa niya during winter. Kaya okay lang. Pero, mas maganda kasi kung malinisin talaga yung pohoya or yung ilalim ng carpet. Kaya, itatry ko na tanggalin itong dumi dito sa taas. Kasi alikabok ito guys, na alam mo yung nanikit na over time kasi hindi siya nalilinisan. Pero, pag natanggal to, medyo mas okay-okay ang dating nito. Tingnan niyo naman, makita niyo naman difference. Doon is medyo lighter ang color, dito is medyo dark. Kasi doon applyan na siya ng chlorine and dito wala pa. Tapos na namin na paint yung kitchen guys, saka itong living room. Pero yung dito sa side, malapit sa ano, oven, hindi pa tapos. Meron pang konti. Salitan kami ni Nico kasi sobrang tight ng place. Masakit na yung aking likod. Sana naman, or konti na lang. Tapos din yan. Yan na lang naman, tapos wala na. Tapos doon na side, babalikan pa namin ng isang roll pa. Tapos na talaga siya. Yan. Matatapos din to. Hopefully bukas, malipat na namin yung ibang gamit namin. Tapos, yung room ni Annika, okay naman na. Pwede na namin ilagay yung cabinet doon. Tapos, yung floor, medyo malinis na rin. Kasi, minawal ko siya, nilagyan ko siya ng chlorine. Pakapagod maglipat ng bahay. Pero, laban lang kasi para sa kinabukasan. Hindi, laban lang kasi ito naman yung ginusto namin na tumira sa ganitong klaseng lugar. So, pagsisikapan natin na maging maayos, na maging livable siya for us ba. Niubos na lang ni Nico yung pintura na andun sa lalagyan ba. Paint niya dun sa may bintana. Yung bintana dito guys, hindi pa namin siya napinturahan. Yun na lang yung kulang dito. Tapos na siya. So, pwede na kami maglinis, tanggalin yung mga unnecessary na andito, tapos linisin yung floor. Tapos pwede na kami maglipat. Yung kwarto ni Annika, okay naman na siya. Pwede baka pwede na namin ilagay yung cabinet doon. Pero guys, wala na kaming lakas. As in, nakakapagod. Hindi pala madali yung ganito. Believe talaga ako sa mga pintor dyan sa Pilipinas. Alam mo, yung bayad sa kanila, yung ginahangyo pa ba, yung trabaho nila napakahirap, tapos yung ginahangyo pa ba, ano yung ginahangyo, yung tinatawaran pa yung trabaho nila guys ba, hindi siya madali. Kala ko lang ano, madali siya sa paningin pero mahirap pala talaga siya, hindi siya madali. Ito nga kami ng dalawa ni Nico nagtulungan pero mahirap pa rin siya guys, hindi siya madaling trabaho. But, pinasok namin to, so,
We'll try to do our best para matapos talaga siya. Yung damit ni Nico, yung pantalon niya, yung t-shirt niya, puno na ng pintura. Kaya yung mga pintor sa atin, kaya pala po, same clothes lang siya, no? Kasi nga, ano, yung mapipinturahan yung damit ba? Sabi ko sa kanya, huwag ka na magpalit ng damit kaysa naman lahat ng damit mo mapinturahan. Ako naman, hindi naman napinturahan, pero yung shirt ko, napinturahan siya konti. Pero okay lang. Kahit ano pa yan, susutuin ko pa rin yan. Yan pa rin yung gagamitin ko pang alis ng bahay, pumunta ng ano, store. Ganun. Wala na guys, nakakapagod. Ubos na yung lakas namin. Daddy, after that one, Sonlopo, then let's go home and eat. Yo. I'm very tired. Yo, inakot. Yo. And then tomorrow, let's maybe move Anika's cabinet to the bedroom. Yo. Because now we don't have strength to carry it. Yo, ja sitten huomenna voidaan jatkaa näitä ikkunan maalausta. Yeah, tomorrow we can paint the window. Seinät on nyt maalattu. But let's take some of our stops tomorrow here. Yo. Nandito na kami sa bahay nila, guys. Gutom na gutom kami. Hindi na kami nagpansinan ng pagkapasok namin. Tapos si Nico, since yung lasagna nasa oven pa, hinihintay niya. Gutom na rin siya, kaya yung kinain niya is yung dukot, yung tutong ng rice. Yung pagkain ni Nico guys, oh, yung fish na ano, fish balls, tapos chicken, tapos yung tutong ng rice. Hindi yan siya mapili guys, kakain niya siya basta edible, kakain niya siya kahit ano, kahit tutong pa yan ng rice. Nagka-energy na kami guys kasi nakakain na. So, alis na naman tayo ngayon. Kasi, meron na naman akong nakita sa marketplace na Kuival's copy. Yung, ano siya, cabinet siya na for drying ba. Yung may tuluan nga siya guys para sa kusina. Kasi giniba namin yung dun sa bahay. Kaya, papalitan namin yun ng mas okay-okay. Mas malinis tingnan. And sa marketplace ko siya nakita. Bibilhin natin siya. Meet namin yung nagbenta noon doon sa Lahati kasi masyadong malayo yung kanyang place kung saan siya nakatira. Pero nag-agree naman siya na pwede kami mag-meet halfway. So, imi-meet namin siya sa Lahati para bilhin yung kanyang cabinet. Andito na kami sa railway station ng Lahati guys. So, hinihintay lang namin yung magbebenta ng cabinet. Wala pa siya. So, sabi ni Nico baka bumili doon muna siya ng ice cream. Sobrang init ngayon. Nakakawala ng lakas. Grabe. Mainit ngayon guys. Ito sa amin sobrang init. Last week, ulan ng ulan. This week naman, mainit. Baka next week naman, umulan na naman ulit. Yan na yung rason talaga na ano. Yan na yung dahilan na magkakasipon ba. May mga flu. Kasi pabago-bago ng weather. Bumili nga si Nico ng ice cream guys. Pang ano, sakit sa mainit. Mainit na panahon, ice cream. Pero nandyan daw yung pagbibilhan namin ng cabinet. So, minimit lang ni Nico. Siya naman na magbubuhat nun. Tapos, ang bayad namin doon is 30 euros. Kasi, second hand na siya. Pero, it's still good quality pa rin siya, guys. Maganda pa rin. It's Alaska's stress. It decreases the stress. Ayun na, kumakain na siya ng ice cream niya. Na-stress siya doon na kasi ayaw ni Nico mag-drive sa city guys na si-stress siya sa dami ng ano ba tawag nito yung Lincoln Evolo. May kong Lincoln Evolo. Traffic lights. Na-stress siya kapag sobrang daming traffic lights kaya ayaw niya mag-drive dito. Kaya buti na lang at merong ice cream. I think this is the guy na may Volkswagen. Sa Volkswagen Harma. Ani Harma? Ani yo? No, Seon. It's a Volkswagen gray car. I think this is him. But I think he's not on the side for turning. I'm not sure. I hope this is the guy. Ito na yung ano pagbibilhan namin ng cabinet.
finally nahanap niya rin. Sana naghanap sa amin kasi hindi namin siya mahanap. Paikot-ikot na kami dito sa lahati na Matkakeskus. Nakikita ko na yung cabinet, guys. Andun sa likod ng kanyang car. Naglalakad kami din ngayon dito sa lahati. And may nahanap kaming office para ihatid yung isang document para sa school ni Annika. Nahatid na namin yung document doon, guys, para sa school ni Annika.